Pili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado, sa walong araw na pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay, isama po natin ang ating mga natatanging kahilingan sa banal na misang ito. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos at ay itasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugda niya, pinupuri ka namin, minarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan.
kapayapaan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang katasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan mo ang iyong mga hinirang na sa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan, lalo na nang mabatid nilang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa at nang makita nila ang taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad. Saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila, sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsasalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos." Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. At sila'y binalaan ng lalo ng mahigit sa kanya, pinalaya. Wala silang makitang paraan upang maparusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo." Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nakapagpapatatag at mananatili. Dahilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggin ang masayang sigawan sa tuldan ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas na patnubay.
Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarusahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoo'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos, tanging ang matuwid, ang pagpababayaang do'y makapasok. Aking pinupuri, ikaw, o poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako at pinapagtagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Magsitayo pong lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, mag-iwang tayo ng lubos. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang umaga ng araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya ay unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kaanyuhan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari. Ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos, napakita siya sa 11. Ang tatanggapin natin si Jesus. Samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mapagpalang pagdating sa pambansang Dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po'y nasa 7 araw na po sa 8 araw na ating pagdiriwang sa Pasko ng Pagkabuhay o yung tinatawag po nating Oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Napakahirap sa mga alagad
na paniwalaan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Bagamat sinabi na ito ng ating Panginoon bago pa siya mag-alay ng kanyang buhay, bago pa siya pahirapan, ipako sa krus at mamatay, ilang beses na itong sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, subalit hindi nila maintindihan. Hindi rin natin sila masisisi dahil wala pa namang patay na muling nabubuhay. Totoong si Jesus, mayroong iilang binuhay mula sa kamatayan. Subalit, si Jesus ang bumuhay nun. Ngayong si Jesus ang muling nabuhay, sino ang bumuhay kay Jesus? Kaya ba ni Jesus na tumayo galing sa kanyang sariling kapangyarihan? Hindi pa rin nila maunawaan ang pagka-Diyos ng ating Panginoon. Kaya hindi nila naiintindihan kung ano ang nangyayari sa ating Panginoon na kanilang sinusundan. Marami na ang mga testimonya. Una nga dito, ayon sa ating Ebanghelyo, si Maria Magdalena ang unang pinagpakitaan ng ating Panginoon sa kanyang muling pagkabuhay. Nandyan din ang dalawang alagad na ang isa ay pinangalanan na si Cleopas patungo ng Emmaus na nakisabay ang ating Panginoon sa dalawa at nang makilala nila ang ating Panginoon nang paghati-hatiin ang tinapay, sila'y nagbalik kaagad kahit gabi na sa Jerusalem para ibalita din po sa mga alagad na nakita nila, nakasabay nila ang ating Panginoon. Subalit, hindi rin nila ito pinaniwalaan. Kung papaanong si Maria Magdalena na nagsasabing nakita niya ang Panginoon, isang babae lamang ang nagpapatotoo, akala nila'y hindi talaga totoong nabuhay ang ating Panginoon. At ang ikatatlo ngayon niya sa ating Ebanghelyo, napakita sa kanila sa 11 alagad ang ating Panginoon na pinagalitan sila dahil sa tigas ng kanilang ulo sa paniniwala na siya'y muling nabuhay. Na bagamat noon pa man, itinuturo na ito ng ating Panginoon sa kanila, subalit ayaw nilang tanggapin ang lahat ng ito. Kung titingnan natin ang nais ng ating Panginoon na ibigay sa atin, kung papaano natin mauunawaan ang kanyang muling pagkabuhay. Ang ating unang pagbasa, ang ibinibigay ng ating Panginoon ngayon in connection sa ating Ebanghelyo na napakatitigas ng ulo ng mga alagad. Nagkaroon ng transformasyon ang mga alagad. At ito ang katakataka. Ano? Bagamat ayaw paniwalaan ng mga alagad ang mga sinasabi ng ating Panginoon, lalong-lalo na ang kanyang muling pagkabuhay. Subalit, sila pa rin ang isinugo ng ating Panginoon. Sa bandang hulihan, tingnan po natin anong sabi dito. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. At hindi po nagkamali ang ating Panginoon na transform ang mga alagad. Kaya nga sa ating unang pagbasa sa pamumuno ni Pedro, ano po ang sabi ng Sanhedrin? Ang Sanhedrin po ay sila po ang pinakamataas na kapulungan at the time na binubuo ito ng mga pinuno ng mga Hudyo. Ano ang sabi ng mga iskrib at mga Pariseo? Mga pangkaraniwang tao lamang sila, subalit kung magsalita sila, parang mayroon silang pinag-aralan. Nagtaka ang mga miyembro ng Sanhedrin sa ipinapakitang kapangyarihan. Ito'y tungkol sa lumpo na kanilang pinagaling sa pangunguna po ni Pedro at ni Juan. At ilang beses itong ipinaliwanag ni Pedro na hindi dahil sa kanilang kapangyarihan kaya nakalakad ang lumpong taong iyon.
Alam kasi ito ng mga Hudyo dahil simula pagkabata isinilang ang lumpo na ito na ganun na nga. At ito'y namamalimos lamang sa patio ng templo. Kaya nung ito'y makalakad, ganun na lang ang amazement na nangyari sa mga tao. Kaya nga, gumagawa ng paraan ang Sanhedrin para pigilan ang mga alagad na huwag magsalita tungkol kay Jesus. Subalit, nagkaroon sila ng tapang na kung saan ang ating ebanghelyo'y hindi nila mapaniwalaan at maintindihan ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa naman, iba ang kanilang conversion, iba ang kanilang transformasyon. Dahil sa tapang ng mga alagad na ipagtanggol ang kanilang pananampalataya, digay pinalabas muna sila ng Sanhedrin at pagkatapos pinatawag uli. Ang kanilang desisyon ay kakausapin nila ang mga alagad na tumahimik at huwag ituro patungkol dito sa nangyari sa pangalan ni Jesus na nakalakad ang taong ito. Nang tawagin uli si Pedro at si Juan, ano ang sinabi ni Pedro at ni Juan? Kayo na ang humusga, kayo na ang humatol. Sa nangyayaring ito, sino ba ang susundin namin? Utos ng Diyos o utos ng tao? Sino ang susundin namin? Kayo na ang humusga. Kaya nga, ipinagpatuloy nila ang kanilang misyon na ibinigay sa kanila ng Panginoon para isiwalat kung ano ang katotohanan sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Kapangyarihan ng ating Panginoon ang naging dahilan kung bakit nakalakad ang tao na kine-question ngayon ng Sanhedrin. At ginagamit ng Panginoon ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng kanyang simbahan, sa pamamagitan ng pagpapagaling ng iba't ibang uring karamdaman para maisiwalat na ang ating Panginoon ang itunay na tao at tunay na Diyos. At kung papaanong mayroong kapangyarihan na magpagaling sa anumang uri ng karamdaman na ginagamit ang kanyang mga alagad magpahanggang ngayon, ito pa rin ang nangyayari sa simbahan na sinasamahan ng ating Panginoon dahil ito ang simbahan na kanyang itinatag. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga upo, napupuno ang langit at lupa. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tubos mong tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami, tanan. Ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal, si Santo Padre Pio na namuhay sa daigdig na ito ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasasalamin ang kaharian mo. Sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
naway laging sumayin yung lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kapag kailan
abot wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, mayang sabit kanila, ihayag pag-ibig niya'y tunay, laging tapat. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Si Jesus lamang ang dahilan ng pagtitipon, kaming malalakbay sa Kanya. Tanggapin mo
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging pang magpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Mga patalastas, una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto na mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, yon ang mga taga-basilika at parokya ng Immaculada Concepcion sa Batangas City upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo ng ossuary extension. Sila po ay nasa bandang likuran ng simbahan. Atin po silang suportahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Pagkatapos po ng banal misa ay susunod po ang ating healing. Magsitayo na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Naihain na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Ating gunitain ng buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintan ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa amin pagsikap na gawing kaaya-ayang buhay.
sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Padre Pio, taga Pietrel, China, Monghing Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na mga kahilingan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amin. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihin Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit at karamdaman. Pagalingin mo po kami sa aming mga iniindang karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristong kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin, maging sa sambayanan na narito ngayon sa harapan ng ating Panginoon. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa iyong sambayanan na humihingi ng anumang kalunasan ng kanilang mga karamdaman, maging ang mga gamit ng kanilang pananalangin na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang iyong kabanalan at ang kabanalan ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Padre Pio, oh Padre Pio. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Tulad ni Kristo, matutong umibig. Tulad ni Kristo,